tayo, tayo dito sa taas. Oh. Ito yung pinaka-satisfying na part. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng DIY skincare na super affordable at surely na magagawa nyo sa inyong mga bahay. So ito yung DIY egg mask. So siguro familiar na kayo dito dahil marami ng mga content creator yung gumawa nito sa kanilang mga channel. So bago tayo pumunta sa video, i-share ko muna sa inyo kung ano ba yung benefits ng eggs sa ating skin. So sabi sa research ko, eggs can be used in improving skin texture. So ang sa video na to, kagamit na tayo ng egg white, and sabi dito, egg whites contain albumin, a simple form of protein that helps tighten pores and also remove excessive oils. So ako, ang skin type ko is oily and meron akong mga visible pores sa part na to. So yun yung tatarget natin. By the way guys, ang gagamitin lang natin ay tissue tsaka isang pirasong egg. At dito yung egg white lang yung gagamitin natin. So, without further ado, let's get started. So, ayan guys, ni-separate ko na yung egg white at egg yolk. So, hindi siya masyadong perfect. Medyo nabasag ng konti yung yellow, pero konting-konti lang naman. So, ang gagawin natin, kailangan natin ng brush. Kailangan natin ng brush, kahit anong makeup brush or wag lang toothbrush. Wag lang toothbrush brush. So, yan ang natin siya sa egg white. And then, try natin sa skin. On the meg. Ang sarap niya sa skin. Hindi lang siya mabango, syempre. Amoy malansa siya kasi nga itlog. Makakatulong siya sa pag-tighten ng pores natin. So ayan guys, kung nakikita nyo, ganyan ang effect niya. Medyo nalagyan yung aking labi, kaya parang ang kapal lang dito ko. So, okay. So, ngayon naman, kuha tayo ng tissue. And then, tupi natin siya sa gitna. And then, kuha tayo ng konting egg. Yan. Makikita niyo ba? Nagre-red siya kasi hindi ko nahugasan yung brush. Ito ay blush on. Medyo pink-pink siya kasi nga hindi ko tandaan na ginamit ko ito ng pang blush on. So, para kung ano ah.
So yan guys, I think okay na yung dami ng tissue. Ang gagawin natin ngayon ay papatungan pa natin ng another layer ng egg. Mas maraming egg siguro, mas matigas siya. So, patutuin ko lang muna to, tapos kapag natuyo, balikan ko kayo. So, see you. A few moments later. So, guys, I'm back. Ayan na siya. Sobrang tight na na skin ko. At lalo na yung dito sa banda ng mouth. Tight siya masyado. By the way, guys, bago ako nag-apply ng egg mask, bare face dapat, wala kang kahit ano sa face, wala kang makeup or anything, bare face. So kanina naman kasi bagong ligo ako, kaya wala naman ako kahit ano sa mukha ko, kaya nakalimutan ko lang siyang explain. So ayan, sobrang tuyo na nung dito, tapos ito sakto lang, pero yung dito talaga ang tigas niya. So, ang in-intake ko kasi talaga, ito, kasi ito yung target ko, kasi dito ako talaga may mga visible pores. So, yan yung pinaka-important part. So, titingnan natin kung effective ba ito or hindi. So, siguro mag-start tayo dito sa taas. Oh. Ito yung pinaka-satisfying na part. Tuling ko na siya kasi. In fairness, para siyang may natanggal din. In fairness, parang para siyang yung mga mask din talaga na ano. Ayan, pinupunit ko siya kasi dadahan-dahanan ko yun dito. So, ayan siya, guys. Meron pa mga tissue-tissue. Pero nakita niyo ba yung nakikita niyo ba yung glow? And yung feeling sa mukha, para siyang basta sobrang basta malambot siya. Ang soft niya. Fluffy. Eh, ganyan naman talaga yung pisingin ko. Pero, yung glow niya, oh, wala yan. Kasi, diba, of course, kung may kahit anong kaman sa mukha mo, once na nalagyan niya ng kahit ano, especially yung nilagay nating egg, mawa-wipe out yan. So, wala yan talaga. Pero, ganyan siya, oh. So, dahil meron pa tayong kung ano-ano sa mukha, may mga natira pa dyan, excess na tissue, mag-wash muna tayo ng face and then babalik po ako.
So ayan, I'm back at yan na, nakapaghilamos na ako. Yan, yan ang aking face. So ito talagang pimple marks yan, and ito chicken pox yan, kaya may parang bilog dyan na something. So ayan, nakakatuwa kasi first time ko siya, napakatagal ko na siyang gustong gawin, pero hindi ko kasi alam kung mag-work siya sa skin ko. And nakikita ko sa mga influencer na nag-smooth yung skin nila. Of course, sa first try, hindi mo naman agad-agad ma-achieve yung pinaka-goal mo. Pero, I am happy kasi sa first try, nakita ko yung improvement, which is talagang nakaka-soft siya ng skin. And then, kung siguro mga once or twice a week, pwede mo siyang gawin. Pero hindi ko nire-recommend na everyday siya, no? So siguro ako gagawin ko siya once or twice a week. And then yun, maganda siya at naging satisfied naman ako sa outcome ng ating DIY mask. So that's it for today's video, guys. So sorry kasi it's been a while. I think a month before nasundan yung huli kong video. So ito na siya. So I hope you enjoyed this video. Kindly like this video, comment yung gusto nyong next na video na makita sa channel ko, and of course subscribe to my channel and click the notification bell button para palagi kang update sa aking videos. So that's it for today's video. See you on my next one.